Hi plant lovers. Hello plant lovers, welcome back muli sa aking channel. Sa video pong ito, samahan niyo po akong magpalit ng tubig sa aking mga orchids, doon po sa mga water cultured ko po na orchids, samahan niyo po ako. Tapos i-update ko na rin po kayo doon sa aking orchids na ipinakita ko po sa inyo doon sa second vlog ko po kung paano po sila ilipat from the compost to water. So, i-update ko po kayo. Ito po siya. Ito po siya, oh. Naalala niyo po ito. Pero pinutulan ko na po siya ng dulo dito kasi gusto kong mag-ano siya ng isang spike dyan. Kaya pinutulan ko po yung dulo niya. So, ito na po siya. Sa nakikita niyo po, ipakita ko po sa inyo yung root niya. Ayan po siya, oh. Ayan po. Nakikita niyo po yun. May bago na po siyang root na lumalabas. So, she's doing great po sa tubig na ito. Kaya, yun po. I-update ko po rin po kayo uli dito sa susunod na mga videos ko para ako po nag-look after ng aking mga orchids. I-update ko pa rin po kayo dito kasi ito po yung nakita niyo, yung inilipat ko po sa tubig. Kaya, i-update ko po kayo lagi dito. Kasi, alam niyo po sa totoo lang, mas prepare ko po yung nasa tubig kisa yung nasa dito, yung talagang ano nila, yung nasa park, agaya po nito. Mas gusto ko po yung nasa tubig kasi unang-una, hindi ka nabibili ng ganito. Siyempre, bibili ka ng pataba, pero usually, hindi naman po talaga ako gumagamit ng fertilizer na, ano. Meron po akong fertilizer na yung nilagay ko po doon, na kunting-kunti, parang isang ano lang. Pero usually, hindi ko po sila talaga ginagamit. Ang ginagamit ko po talaga, ano lang, yung ginagawa ko dito sa bahay, yung eggshell, ginawa kong powder, gaya po nito. Akita ko lang po saglit. Gaya po nito, pinowder ko na po ito yung ayan po siya, oh. Powder na po yan siya. Powder na po yan. Yung itlog. I-grenine ko po siya hanggang naging powder. So, ang ginagawa ko po, yun nga po yung sabi ko dun sa ano, ito alam niyo po yung puti na yan. Yan po siya. Minsan ginaganyan ko siya, ginalalagay ko na lang po dyan. Pero tingnan nyo naman po, ilang buwan ko na po ba itong nabili? Pero, nung binili ko po ito, kasi sale po ito nung binili ko, is parang, alam niyo naman po sa shop, pag matagal na siya nakastock, nagiging lantana siya, tapos dry na siya, tapos parang hindi talaga siya maganda, pati yung ugat niya, hindi po siya maganda. Iniripat ko lang po siya dito. Tapos, ngayon po, tingnan po, may bago na siya pong may bago na siyang dahon na tumutubo. Tapos, yung bulaklak niya po, hindi pa rin po naaalis, pero ang dami po itong putol nung binili ko. Nag-sale po kasi ito, kasi siguro, kasi parang ito, putol-putol, naputol, tapos parang ano na siya, very unhealthy po siya. Pero ngayon po, kikita nyo naman po, sa dahon niya lang is green na green. Kaya, healthy. Pero sa totoo lang talaga, ulitin ko, mas gusto ko yung nasa tubig kisa yung nandito. May ibon na lumipad. Kasi po, kung sa tubig, hindi ka nabibili ng ganitong mga compost, mga ano. Bibili ka pa rin po ng, kung gusto nyo magbumili ng ano, ng fertilizer, pero usually, meron akong maliit doon na buti ng fertilizer, pero hindi ko man po lagi ginagamit. Ginagamit ko po yung ginagawa kong ito, yung eggshell. Yun lang po ang fertilizer nila. Saka ito kasi, pag hindi sila nasanay sa tubig na ganyan, pag na-overwater mo, or na-ano na dyan, mas lalo,
yung bang nagkakaroon siya ng yung mga bakterya na yung mga lumilipad na parang ano, parang mga fruit flies, hindi ko po alam yung pangalan noon. Basta parang mga lumilipad, binabahayan po yun. Pinabahayan po yan kasi meron ako na experience dati yung isang orchids ko na binigay din lang sa akin. Ang ganda-ganda po ng bulaklak na yun. Tapos, eh, napansin ko na talaga, marami siyang lumalabas na mga flies. Yun po pala, eh, ano bang tawag noon? Kalimutan ko ang pangalan noon. Nag-iitlog pala siya doon sa loob. Hindi naman siya nakaka-harmful sa, ano, sa tanim, pero siguro pag dumaming-dumami, talagang masisira yung tanim mo. Kasi nangingitlog siya doon, tapos pag hindi mo siya naalis, yung mga ano na yun, eh, siguro, kalaunan, masisira. Pero pag nasa tubig na, eh, wala ka na pong alala na babahayan sila ng mga ano niyan. Ang ano mo lang dyan, pag-iingat mo lang po sa tubig na ganito, is yung tamang tubig na ilalagay nyo po. Kasi, pag hindi tamang tubig ang ilalagay nyo, mabubulok po yung kanyang mga ugat. Pero sa tingnan nyo po ito. Medyo ilang linggo ko na po itong nailipat dito, yung mini orchids ko po. Tingnan nyo po yung ugat niya. At tingnan nyo po yung dahon niya. Talagang masaya po sila. Kaya, wala po talaga akong worry dito sa ito. Saka gusto ko sila kasi madali silang alagaan. Tingnan nyo po yung dahon nito. Tingnan nyo po. Papalitan ko din po ito. Matagal ko na rin po itong na-transfer po sa tubig. Kaya ayan po, papalitan ko rin po ito ng tubig. Kaya, ito po yung papalitan ko. Ito hindi muna kasi nilipat ko pa lang yan sa ito. Ito po yung aking sinasabi sa inyong 1 year. I-insert ko po sa video kong ito yung dati na wala pa siyang mga ugat. Makikita nyo po dun sa picture na yon na talagang totally wala siyang ugat. At least, puno lang po talaga. Pero ngayon po, tingnan nyo naman po yung ugat niya. Napakadami po. Saka, nakadalawang leaves na po ako. Nakapatubo na po ako ng dalawang leaves. Ito, ang original leaves lang niya po. Ito, saka ito. Saka itong naputol. Yan lang po ang talaga. Pero ngayon po, tingnan nyo naman kung gaano ka-healthy yung mga ugat niya. So, ito po yung aking papalitan ng tubig. Saka, ito po ang papalitan ko ng tubig. Tingnan nyo po siya. Ang laki ng ugat nila. Kaya, samahan nyo po akong magpalit ng tubig nito. So, meron na po akong tubig dito na talaga. Ang sinasabi ko po sa inyo na store ko na po ito ng isang linggo na ata ito dito din. Saka nag-iipon po talaga ako ng tubig para sa kanila. Para pag nakita ko po kasing marami ng lumot. Kasi doon sa bintana na pinaglalagyan ko, malakas po yung araw niya. Kaya madali din tumubo yung mga lumot. Pero hindi ko po yun ino-open yung aking bintana doon pag umaga. Kasi andun yung araw. Malakas po yung araw doon pag may araw. Kaya yung cortina ko po doon, hindi ko siya binubuksan sa umaga hanggang 1 o'clock. Mga 1 o'clock, 2 o'clock, binubuksan ko na po yung cortina ko para lumiwanag may husto. Maliwanag din po siya kasi wala po siyang blinds na yung blackout. Wala pong blackout. Kaya maliwanag din po siya. Pero madali pa rin pong nagkakalumot kasi talagang maliwanag doon sa ka-warm. Kasi doon nga siya sa umaga yung araw. So ngayon po, papalitan po natin ito. Alisin po natin ito dito siya. Gusto kong lagay. Ito po pala. Parang crystal po yan siya na bato-bato. Ayan po siya po. Tingnan niyo po kung gaano yung mga ugat niya. Ayan po. Ayan. O, ang lalaki. Di po ba? Ito yung 8 months ko ng danim. Itong 8 months na to. So, ilalagay ko po muna siya dito sa tabi. Dito na lang. Hindi ko po hinuhugasan yung ugat niya kasi gusto niya yung ganun ang ugat niya.
Ay, nahayaan ko na po yung lumot niya na nakadikit po sa kanyang ano. Tapos ito po yung huhugasan ko po yung ano, itong bato-bato. Pero gusto ko na sana ilipat. Kasi gusto kong, ito po yung dekorasyon ko lang po ito. Dekorasyon ko lang po ito. Tinry ko po. Gusto naman niya po ito. Kaya hindi ko na po inaalis. Kasi maganda naman po tingnan pag merong kulay-kulay. Kaya hindi ko na po inaalis. Basta nililinis ko lang po ito siya. Ayun po. Nililinis ko po siya. Pero hindi ko po ito sinasabon. Hindi ko po siya sinasabon. Basta linisan ko lang po siya. Ayan po. Linisan ko na po ito hanggang maglilinis na nilinis. Ayan po. Maano na siya. Maliwanag na yung ano niya. Maliwanag na yung itsura niya. Para lang ako naghuhugas ng ano. Nung shishel. Oh, yes. Teka nga muna. Ibababa ko muna yung ano. Ibababa ko muna ng konti itong aking camera. Wala kasi akong taga-camera. Ayan. Ayan. Tikita niyo naman po ako eh. Okay. Tuloy! Okay. Ito, gusto ko itong lagyan siya ng dekorasyon kasi gusto ko po kasi yung parang may kulay-kulay. Dekorasyon ko lang po ito ha, kung gusto niyo po. Pero ibabadyo mo, kung gusto niyo din po ganito, hugasan mo po ng mabuti, ba, yung first time pa lang na gusto niyong gawin. Linisan niyo po ng mabuti itong mga ganito or either stone. Hugasan niyo po muna siya ng mabuti and then ibabadyo po sa tubig ng mga 2 days siguro, pwede na yon. Tapos, kung gusto niyo pong i-decorate sa orchid sila ganyan, lalagay na po natin siya. Tingnan natin kung ilang tubig pa ang maidadagdag natin. Hindi ko po siya nililinisan, hindi ko po inaalis yung kanyang mga lumot kasi gusto niya yun. Kaya, just leave it. The lumot there. More water. Kasi gusto ko sana lagyan to ng suspended kaso lang. Ito, dagdag ko. Kagaya nung ginawa ko dito, nilagyan ko siya ng ano kasi yung ginawa ko po dito, nilagyan ko nito kasi pumapasok dun sa masyado sa loob ng glass. Eh ito sana lalagyan ko para at least pag ganyan siya. So gagawan ko na lang po siya later. So, dadagdagan ko lang po siya ng tubig, as usual, hanggang doon lang po sa may ano niya. Yan, hindi po lalagpas dun sa kanyang dahon. So, yan po. Yan, napalitan ko na siya uli ng tubig, malinis na malinis na. So, yan po. So, the next one is itong isa ko. Ano na yung tubig niya. So, come on out. So, tingnan niyo po. Ito po yung isang taon na po siya. Isang taon na po siya. Papakita ko po sa inyo yung ugat niya. Ayan po yung ugat niya. Napaka-ano po. Napaka-healthy po siya. Ayan po. Dati po ito. Ito na lang po ang natira. Itong na lang. Wala po siyang ugat kahit isa. Kasi babalik ko po siya. Hindi ko po siya lilinisan dito. Hindi ko aalis yun yung kanyang mga lumot. Nagtataka ko. Itong ano niya. Itong katawan niya, yan lang po talaga siya noon. So, ipapalik ko siya slowly. Oh, tamang-tama lang yung tubig ko. Yan po yung tubig niya. Hanggang doon lang po talaga siya. Yan. So, ayan, napalitan ko na po sila. Ah, mayroon pa akong isang papalitan.
Ayan mo po. Ito na lang ang papalitan ko na isa. Ito wala siyang ano. Ito yung mini orchids ko po. Pero tingnan nyo po yung ugat niya. Ayan po yung ugat niya. Wala po siyang nabubulok na ugat. Ayan. Ayan. Maganda po ito siya. Kahit mini lang siya, pero maganda. So, ito. So, hugasan lang. Tapos, balik natin. Oo. Ayan. Tamang-tama lang sa dito sa paglalagay niya. Pero pag naghanap po ako ng malaki-laking buti, yung glass jar, ililipat ko sa medyo malaki-laki kasi oh, mataas siya eh. Eh, ayaw niyang tumayo. Papakita ko po sa inyo kung saan po ito nakalagay. Pero ang alam ko, alam niyo po kung saan ito nakalagay kasi pinakita ko po ito sa video ko noon. Okay. So, samahan niyo po ako. Lagay po natin siya. Dito sila sa kwarto ko. Dito po ito siya sa kwarto ko nakalagay. Ayan po. Ayan po. Tapos, ano po lang po saglit. Ito po, pag umaga po dito sa bintana ko na to, sobrang init. Kaya, mabuti lang yung kurtina ko manipis. Ayan, nahahalang niya yung sikat ng araw. Ayan, saglit lang po. Ayan na po silang tatlo. Yung isa po kasi hindi po dito yung nakalagay. Ayan po sila. What do you think po mga ka-plant lovers? Ayan na po siya. Ginaganyan ko siya kasi iniikot ko po yan everyday. Pag umaga, iniikot ko kung saan banda kasi yung ano niya, yung dahon niya, hinahabol niya yung liwanag kaya iniikot ko sila everyday. Kung yung dahon niya gumaganyan, iikot ko sa pagganon kaya ito, tiya mo. Meron pa ako isa dito hindi pa nariripat sa tubig pero hayaan ko na muna siya. Tapos, kasi yung isa, yung dalawa ang andun pa sa kusina, iba po ko kasi yung ang paglalagyan ko sa kanila. So, yan po. Ito po kasi, siya nakalagay. Saka, ito, dito ko din po siya nakalagay. Dito sa maliit na shelf ko, dito sa my living room ko. Yan po. So, yan po mga ka-plant lovers. Yan po yung aking mga orchids na pinalitan ko ng tubig. So, next time po, i-update ko po uli kayo sa aking mga cultured orchids. Salamat po. I'll see you next time. Thank you for watching. And sa mga bago pa lang pong nakapanood ng video ko, please subscribe po. Sige po. Bye-bye!